So ngayong hapon ang ito lang, meron nang lumabas na balita na itong Lakers guard na si Kentavious Caldwell-Pope ay na-hold up nga daw sa Los Angeles sa kanyang tahanan at gunpoint, meaning may kasama pang baril ang pag-hold up sa kanya. Nilabas nga ito ang report na ito ng TMZ na isa sa mga pinakamalaking news source outlets pagdating nga sa mga buhay ng celebrities. At sila nga rin ang unang nag-report pagdating dun sa pagpanaw nga ni Kobe Bryant mula sa helicopter crash. So talagang verified at very well trusted source itong TMZ na ito. At ito nga ang full report tungkol sa insidente na nangyari dito kay KCP. Sabi nga, tatlong lalaki daw ang naglabas ng baril at hinold up itong si Kentavious Caldwell-Pope sa nakakatakot na aksidente na nangyari dito sa Los Angeles earlier this month. Sinabi nga ng mga polis na nangyari daw ito noong June 17 when the Lakers guard, ito daw si KCP, ay nasa kanyang driveway alas 4 ng madaling araw at nakikipag-usap nga siya sa kanyang mga kaibigan. Sinabi nga daw may isang kotseng huminto sa kanilang harapan at may lumabas nga daw doon tatlong lalaki na may mga baril na hawak. Sinabi nga daw at inutusan itong sila KCP at ang kanilang mga kaibigan na ibigay nga daw ang kanilang mga gamit na mga mamahaling relo o Rolex watch at may mga kasama pa itong alahas at iPhone. In total daw, yung nakuha nga daw ng mga magnanakaw dito kala KCP at sa kanyang mga kaibigan ay over $150,000 or kung sa pera nga natin dito sa Pilipinas ay halos 7.2 million pesos ang nakuha ng mga magnanakaw dito kala KCP. Sinabi nga na ito daw si KCP ay hindi naman daw na injured sa insidenteng ito. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa nga daw nilalabas na comment itong sila KCP at ang kanyang pamilya. At ngayon nga daw ay iniimbestigahan na nga daw ito ng mga police. So yun nga ang pangyayari dito kala KCP, buti naman hindi siya nasaktan. At sana nga as soon as possible ay mahuli na itong mga magnanakaw na ito. At para nga sa ating next news, ito namang potential number 1 overall pick ay may reaksyon nga sa pagkakuha ng Detroit Pistons sa number 1 overall pick sa 2021 NBA draft. Panoorin nyo. Troy! Okay! Run it up! Run it up! Run it up! Run it up! Yes, sir! Yeah! Oh man, that was Cleveland's good. DFW to Detroit, baby. Yes, sir, Charles. Yeah, yes, sir. It's lit, baby. It's lit. It's lit. It's lit. We finna turn Detroit up. Let's go. We finna turn Detroit up. Bumped up all that. We finna turn Detroit up. So nung lumabas nga yung resulta na number 1 overall pick ay Detroit Pistons, maraming fans ang nagsasabi. Ito daw si Cade Cunningham ay ayaw mapunta at ayaw maglaro dun sa Detroit Pistons. Pero itong video na ito ay hindi nga ganun ang sinasabi dahil mukhang excited itong si Cade Cunningham at ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa paglalaro nga dito sa Detroit. At para naman sa ating huling balita ngayong araw na ito, tungkol naman ito sa player ng Miami Heat, ang kanilang guard na si Tyler Hero. Dahil may malaking ang tsansa na itong si Tyler Hero ay matrade ngayong offseason na ito. Ayon nga sa report na there's a 75% chance the Miami Heat trade Tyler Hero this offseason. At yung rason nga daw sa pagtitrade dito kay Tyler Hero ay hindi nga masyadong maganda ang pineperform niya. At gusto nilang sulitin yung prime ni Jimmy Butler hanggat magaling pa nga itong si Butler. So parang gusto nga nilang palitan itong si Tyler Hero sa makakatulong nga dito kay Jimmy Butler, Bam Adebayo, para nga sa pagkuha ng championship or pag-chase nila ng championship. Habang itong si Jimmy Butler ay medyo magaling pa nga at hindi nila masayang yung kanyang prime years. So yun nga ang balita natin ngayong hapon na ito. If you guys like the video, make sure to like the video, and if you not subscribe, syempre mag-subscribe na dahil everyday meron na mga NBA updates. So yun lamang, see you guys next video. Bye!